Okay, mga kaibigan. Worst scenario. Halimbawa ay na-disqualified nga ng COMELEC itong si Senator Raffy Tulfo. Doon na ba natatapos sa lahat? Aba, hindi. Maraming abogado yan. Yan ang lagi niyang sinasabi. Marami siyang lawyers. Puro di kampanilya ang kanyang lawyers daw. Yan ang sinasabi. Mga graduates ng mga prestigious schools. Malamang Ateneo, UP, or mga sikat mga Sambeda, yan. So, siyempre, hindi dyan matatapos ang laban. War scenario, nasilat siya sa COMELEC. Siyempre, ang gagawin muna niya, ang mga lawyers niya, magpa-file muna ng motion for reconsideration. O, di kakain na naman ng time yon. Bago i-resolve yun, ikakain ng time. Okay, war scenario ulit. Nasilat na naman yung kanyang MR or motion for reconsideration. So, ano ang gagawin? Eh, siyempre, aakit yan sa Supreme Court. At doon ay magtatagal ulit yan. Magtatagal ulit yan. At kung yan ay magtagal doon, ay malamang baka tapos na yung kanyang 6-year term, ay hindi pa tapos ang kanyang kaso. Sapagkat halimbawang masilat na naman siya sa Supreme Court, ay pwede ulit siyang mag-file ng motion for reconsideration. Kakain na naman ng oras yan. And sa Pilipinas ay marami nangyayari. Okay, balik muna tayo sa COMELEC halimbawa. Pwedeng, actually pwedeng laruin ng mga COMELEC na nakaupo, ano? COMELEC officers, commissioners, COMELEC commissioners. Pwede nilang laro-laruin yung batas at sabihin na hindi siya disqualified. So, panalo ang Raffy Tulfo. Pero granted na hindi lalaruin yung batas, hindi titwist. Pwede yun nga mangyayari, motion for consideration, aakit sa Supreme Court, etc., etc. At sa Supreme Court, siyempre, mga justices dyan, sabihin natin, pwede rin nilang laruin ang panuntunan, ang mga batas. Hindi naman natin sinasabi na kanila yung lalaruin, na kanilang ititwist, pero pwede nilang gawin yan. Kasi yan ang pinakamataas na korte. So, ang mangyayari dito, mga kaibigan, kahit pasabihin natin mahatulan or ma-disqualified si Senator Raffy Tulfo, ay posible rin na bago matapos yung kaso, ay natapos na rin niya ang kanyang term. So, yun po yun. Yun ang posible mangyari sa kaso ito ng disqualification. Napakahaba pa po ng lalakbayan nito. Ay, siyempre, on the side of Attorney Libayan, meron ding war scenario sa kanyang side. Yan sa disqualification case na sinampan niya na yan. So, kung matalo dyan siya, Attorney Libayan, ibig sabihin ay hindi na-disqualify si Senator Tulfo. Ang magpapail naman malamang ng motion for reconsideration sa COMELEC ay si Attorney Libayan. At kung sakali mang masilat pa rin at si Senator Tulfo pa rin ang manalo, ay malakas ang posibilidad na si Attorney Libayan ay dediretso na sa Supreme Court. At pagpalagin na rin, war scenario rin, nasilat na naman si Attorney Libayan. Magpapail naman niya ng motion for reconsideration. So yan, dyan na yan magtatagal sapagkat ang Supreme Court wala naman pwedeng magdisiplina dyan kahit pa ilang taon ang gawin yan bago mag-decide. Eh wala naman disciplining authority above the Supreme Court. So yun, kaya pwede nilang patagalin talaga ang kaso, intentional man or hindi intentional. Yan ho ang mangyayari. Kung natatandaan ninyo yung protesta ni Miriam Santiago laban kay former President Fidel Ramos noong 90s, doon sa mga edad ay late 50s and early 60s, natatandaan nyo siguro yan, na kung tama ang aking pagkakaalala ay natapos na yata ang term ni President Ramos at hindi pa rin yung tapos yung protesta ni Miriam Santiago doon sa kanilang pinaglaban ng presidential election. So ganyan ho, sa Supreme Court, gaya ng aking sinabi, wala naman nagdidisiplina sa kanila kaya pwede talagang maging usad pilay na pagong ang kaso dyan. Pero thankfully, mukhang si Chief Justice Gizmondo naman ay mukhang pinapabilis ang mga kaso ngayon daw, ha? Kaya tingnan natin kung ano pa rin ang kahihinatnan itong laban ng Senator Raffy Tulfo at si Panyerong Attorney Randolph Libayan. Lakas ng ulan dito, ha? Anyway, silipin din natin ang bahagya itong power play. Okay, sinasabi ng Constitution na independent yung COMELEC. Pero in reality, hindi naman yan nasusunod. May say din ang President dyan. Pwedeng maka-impluensya ang President. Eh ngayon,
Alam naman natin, yan nakaupong chairman ng COMELEC ay abogado ni BBM yan sa kanyang mga election cases dati sa pagkakaalam natin. So, kung halimbawa'y kakampihan ni BBM si Muntulpo, si Rapi, Senator Rapi Tulpo, ay pwedeng maka-impluensya siya sa magiging desisyon ng COMELEC sa kasong ito. Ngayon, kung sino man ang kay Atty. Libayan at kay Senator Tulpo ang aakit na Supreme Court, alam naman natin na ang majority ngayon na nakaupo dyan ay appointed naman ni Digong, Tatay Paolo Digong. So, ilang nga hindi natin sure kung may impluensya pa rin ba sa mga yan ang dating Pangulong Digong o ang BBM na rin. So, yan ang maganda nating silipin, yung mga power play na yan na parang Game of Thrones. So, abangan natin. So, muli, hindi talaga in reality, hindi talaga natin masasabing total independent tong COMELEC, Supreme Court, malaking impluensya dyan ang nakaupong Pangulo. At in our case, ang kakaibang Pangulong Digong na bagamat wala na sa pwesto ay mukhang meron paling ikangay kamandag na gumagapang na mabagsik dito sa mga ahensya ng gobyerno. So abangan natin itong mala Game of Thrones na power play na kung saan itong si Senator Rapi Tulpo at Atty. Libayan ay dalawa lamang sa kumbaga ay elemento ng mga kaganapang ito. Thank you very much. Paki-subscribe, paki-like, and paki-share.